bill na final ko na ipinasa na sa Kongreso sa Senado at pipirmahan na ata ng Pangulo. Pinirmahan na ata or pipirmahan pa lang in the next few days yung SIM card registration act. Tayo na lang yata ang walang SIM card registration sa buong mundo. Alam mo naman, marami kang viewers ng OFW. So, karamihan ng mga ibang bansa, may ganun na sa kanila. May ganun na, may SIM card registration. So, hopefully, kapag pirmahan ng Pangulo, may tinatawag natin IRR, Implementing Rules and Regulations, mga 2 months yan. And then pagkatapos, pwede na natin ilatag bilang national law. Mahalaga yan dahil alam mo naman, naiinis ka sa mga spam messages na nakukuha natin on a daily basis na. Correct. Eh, dinagdag pa nila, may pangalan pa. Yung personalized text spam na ngayon. So, eh. Medyo nakakatakot din yan in terms of security, in terms of personal information. So, hopefully, kapag naipasa na yan or kapag pipirmahan na yan bilang batas, ay sa tingin ko naman hindi naman 100% mawawala. Pero karamihan po ay mawawala. Okay. So, ito yung unang pipirmahan ng presidente na gawa nung anak niya. Parang ganun eh. Gawa ng anak niya. Wag mo akong i-quote dyan. Pero sa aking alam, yan ang unang pipirmahan ng Pangulo na batas. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. What is up mga kabayan? Narito na naman tayo para pag-usapan ang mga viral at napapanahong mga balita sa loob at labas ng social media. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo palagi sa mga latest video upload natin. Thank you, Mr. President, and thank you, distinguished guests. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I am pleased to join you here as we sign into law the SIM Card Registration Act. With the signing of this act, we will finally achieve what has long been overdue, an effective means of regulating the issuance of SIM cards to curb the spread of spam text messages and scams. We will soon be able to provide law enforcement agencies the tools needed to resolve crimes perpetrated with the use of these SIM cards, as well as providing a strong deterrence against the commission of wrongdoing. Under the SIM Card Registration Act, every public telecommunication entity or direct seller shall be required to demand end users of SIM cards to present a valid identification document to validate their identities. These telecommunications entities shall also be required to maintain a SIM card register of their subscribers, containing information required under this law. It also mandates that they submit a verified list of their authorized dealers and agents nationwide to the National Telecommunications Commission, with updates every quarter of the year. To cover all users of SIM cards in this act, telecommunications entities are mandated to ensure the registration of existing prepaid SIM card phone subscribers within a prescribed period. Failure to comply results to the grant of authority for telecommunications entities to automatically deactivate services to the specific SIM card subscriber under the force of law. Congressman Raoul Manuel of the Kabataan Party List is recognized. You have 3 minutes. Magandang hapon, Mr. Speaker. Ang representasyon ng mga kabataan ay bumoboto kontra sa panukalang batas hinggil sa SIM card registration sa batayang walang empirical evidence na nagpapatunay o nagbibigay ng garantiya na nakakatulong sa pagsugpo ng krimen ang naturang panukalang batas. Maaari pa itong magdulot ng kapahamakan sa mga ordinaryong mamamayan. Maraming civil society groups ang nagrehistro ng kani-kanilang oposisyon dito. Kabilang ang Privacy International, Computer Professionals Union, Democracy.net.ph, at Foundation for Media Alternatives. Ayon sa kanila na aming sinasang-ayunan, nakababahala ang SIM card registration bill dahil magiging vulnerable ang mamamayan sa iba't ibang porma ng data privacy violations. Sa gitna ng kawalan ng pangil at kahinaan ng implementasyon ng data protection laws,
ang extent ng data na makokolekta sa pamamagitan ng SIM card registration bill ay maaaring masubject sa data breaches na maaaring ma-exploit o masamantala ng mga kriminal, lalo na ng mga sindikato, kabaligtaran ng mga layunin ng panukalang batas. Habang nariyan ang Anti-Terrorism Act of 2021 o ang Terror Law, ang panukalang batas ay mag-e-enable lamang ng mala panopticon na surveillance at profiling ng mga ordinaryong mamamayan. Maaari itong magamit laban sa freedom to express and associate at para maimpluwensyahan sa maling paraan ang pagkilos at pag-iisip ng mga piling bahagi ng ating populasyon. Ang pagsugpo sa krimen ay hindi dapat kapalit ng ating mga demokratikong karapatan. Ayaw naming mga kabataan na magamit ang datos at personal na impormasyon bilang dagdag na kasangkapan ng mga institusyon gaya ng kapulisan na batbat ng abuso, kawalan ng pananagutan at paglabag sa karapatan, lalo na ng mahihirap at ordinaryong mamamayan. We must focus on policies that will protect our data and privacy while devising better strategies against crime. In behalf of the generation that has been abreast with the use of technology and devices amid the accelerating pace of spreading information and the documented abuse of big data by governments and large corporations, we vote no to House Bill 14 mandating SIM card registration. Maraming salamat, Mr. Speaker. The use of false or fictitious information, the use of fictitious identities, the use of fraudulent documents or identifications to register a SIM card shall also be dealt with by appropriate penalties. Crucially as well, included in this crucial piece of legislation are provisions that make paramount the protection of confidentiality and data privacy rights of subscribers, which shall begin to take effect at the point of sale. Any information in the SIM card registration shall be treated as absolutely confidential unless access to this information has been granted by the written consent of the subscriber. These public telecommunications entities shall only be required to disclose information contained in the SIM card upon a duly issued subpoena or order of a court upon finding of probable cause. They can likewise be compelled to do so upon written request from a law enforcement agency in relation to an ongoing investigation that a particular number is used in the commission of a crime or that it was used as a means to commit an unlawful act. Appropriate penalties shall be imposed for any breach to this confidentiality due to negligence for spoofing a registered SIM card, for the selling of stolen SIM cards, and for the sale or transfer of a registered SIM without complying with required registration. So I commend the legislators from the House and from the Senate for coming up with this timely and necessary law. It is the first legislative measure that successfully passed the approval of the bicameral panel of both houses in the 19th Congress. Truly, the legislation is going to be welcomed by many of our people, especially now, with reports of the commission of various crimes using mobile phones, including proliferation of text scams and spam. Indeed, with the signing of this law, we set the important tone that it is our national policy to ensure that technology shall only be used to improve our people's lives. Moving forward, it is my hope that we will be able to enact even more measures to help bring forth the security, progress, and prosperity that we aspire for our Filipino brothers and sisters, and for the entire nation. Thank you, at mabuhay tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. A round of applause, please. The
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we in Gabriela Party List register our strong opposition to the proposed SIM card registration as contained in House Bill 14, as it embodies a serious threat to the privacy of communication and correspondence, and even to Filipinos' right to communication. This proposed SIM card registration bill puts forward a lopsided presumption that all Filipinos are considered as potential criminals and evading the law unless registered as SIM card holders. It gives a false assurance that once all SIM cards are registered, purveyors of spam messages and trolls will be flagged, when in reality, these crimes and acts will not come to a halt. Sa ilalim ng panukalang batas, ilalagak ang mga personal na impormasyon ng nakarehistrong may-ari ng SIM card sa isang sentralisadong database. Sa halip na masawata ang lumalalang kaso ng cyber attacks, spams at scams, lalong magiging vulnerable pa nga ang mga consumer dahil nasa iisang database na lang ang lahat ng personal na record ng mga Pilipino. We have seen how current data privacy measures of government agencies have been ineffective and weak, leading to serious and still unresolved data breaches. Worse, state security forces have been using registered personal information of critics for state surveillance and targeted attacks. Kailangan ding patunayan ng isang individual ang identidad bago makabili ng isang SIM card sa pamamagitan ng valid ID o PSA birth certificate, bagay na maaaring maging sanhi ng diskriminasyon at pagkakait ng karapatang makagamit ng SIM card, lalo sa mga kababayan nating katutubo. For these reasons, we vote no to House Bill number 14. Thank you, Mr. Speaker. The Honorable Franz Castro is now recognized for her explanation of vote. Maraming salamat, Inong Speaker. Nirirehistro ng representasyong ito mula sa ACT Teachers Party List ang botong no para sa House Bill 14 o panukalang batas SIM card registration. Sa kalagayang hanggang sa ngayon, hindi pa tinutugunan at sinosolusyunan ng mga ahensya ang mga naganap na insidente ng data breaches. Ito na naman po tayo, inuutusan ng mamamayan na ipagkatiwala sa mga ahensya ang mga personal na impormasyon nila, kabilang ang sensitive personal information na katulad ng pangalan, address, cellphone number at iba pa. May napanagot na ba sa mga nangyari sa COMELEC? Hindi pa po. Pinatatatag na ba ang mga sistema ng mga ahensya sa pangangalaga ng impormasyon na mga mamamayan ay pinagkakatiwala sa mga ahensya? Hindi po. Pinatitigil na ba ang illegal na profiling laban sa Mangro? Iba pang mga government employees, kahit ang mga estudyanteng Muslim at Moro. For the most part, hindi pa nagpatuloy ang pag-espia o profiling sa mga gurong wala namang ginagawang masama, kundi mag-organisa upang kolektibo nilang isulong ang kanilang karapatan at kagalingan. Huwag nating gamiting pretext at pagdadahilan ang text scams at phishing na bumibiktima sa mamamayan upang lalo pang biktimahin pa ang mga mamamayan. May sapat na mga mandato ang ahensya gaya ng NTC upang sawatahin ang mga ito at papanugutin ang mga may sala. Mga mandatong dapat ay ginagawa nila na nakagyat sa panahon at pinaka-decisive na paraan. Huwag nating gamiting pretext ang laban sa disinformasyon upang ngayon na napakaraming kaso kung saan ang mga ahensya at opisyal ng pamahalaan kasabwat ang mga individual na konektado sa kanila. Ang halata kung di man napatunayang sila mismo ang nagpapasimuno at nagpapakalat. Hanggang sa ngayon, paparami ng paparami ang mga insidente ng disinformasyon, harassment at trolling na bumibiktima sa miyembro ng oposisyon, mga progresibo, kahit ng mga ordinaryong mamamayan, nagpapahayag lamang ng kanilang saloobi. Hindi dapat ipasa sa mamamayan ang burden upang labanan ang krimen. Dahil ang responsibilidad na gawain ito ay nasa gobyerno at mga ahensya nito. Government agencies have their mandates with respect to text scams, phishing, and other cybercrimes and disinformation. And the only thing they have to do is to fulfill those mandates. Sa mga dahilang ito, Ginoong Speaker, bumoto ang kinatawang ito ng no sa House Bill number 14.